may bisita ka? Ah, ibibenta ko na tong kondo para makalipat na ako. Oh, pwede kang magtago? Ay, oo nga pala. San ba? San ba ako magtatago? Hello. Hi. Sige, tuloy ka. Oo nga pala. Ayun yung veranda. Malapit lang sa pinto. Sasamahan pa kita? Ah, hindi na. Ako na lang. Pakilis ang mochi mo. Punta yun. Ay, grabe. Baka nag-CR siya. Oh. Ay, parang okay na ako. Ikaw! Bakit ka nakasakay sa kotse ko? Ano daw? Bakit mo nilaki yung pinto? Buksan mo! Buksan mo tong pinto! Buksan mo! Ah! Sabi, buksan mo to eh! Ayoko! Ha? Paano na? Nanakawi mo ba ang kotse ko? Nasaan? Sige, dyan ka lang. Kukuha lang ako ng ebidensya. Sige lang. Lagot ka. Uy, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Grabe! Kinukunan talaga niya ako ng picture? Hindi na nakakatuwa to, ah. Stalker nga to! Ay, Brent, nasan ka na ba? Bumalik ka na dito. Sige, tingin dito, tingin dito! Ano yung problema nito? Ano? Titingin ako. Carnap? Carnapper? Ako? Ay, wala akong masabi. Nakakatawa talaga. Sino pa sinasabi itong carnapper? Marami na talagang baliw sa mundo. Huwag mo ko takutin! Hoy, basahin mo! Ha? Ang bihira, tinakot pa ako nito. Ikaw ang dapat ikulong ng mga pulis at hindi ako. Okay. 5 4 3 2 Nako! Nako, kotse ba ni Brent to? Nagkamali ba ako na sinakyan? Ano na gagawin ko? Teka, naiintindihan ko na! Sorry, ha? Oo, hoy! Saka pupunta! Akala mo makakatakas kang carnapper ka, ha? Mag-usap tayo, pero bitiwan mo muna ako! Buti na lang, lumabas ako agad, kundi nakuha mo na tong kotse ko. Teka lang, sandali, hindi ko kukulin ang kotse mo! Isang napakalaking pagkakamali lang ang lahat ng ito! Kasi alam mo, ako yung klaseng tao na hindi gagawa ng ganung bagay sa buong buhay ko! Bitiwan mo na ako! Bigyan mo ko ng katibayan na wala kang balak gumawa ng mali. Anong katibayan? Sige, okay, bitiwan mo ako para makapagpaliwanag ako! Ay! Inaamin ko nagkamali ako. Kasi yung kotse yung sinakyan ko kamukha rin ng sayo kaya nalito ako.
Talaga nalito ka lang ba? Teka lang, kung ganun nga, bakit mo nilock yung pinto? Akala ko stalker ka. Ha? Stalker? Oo. Kasi nabubuhay akong may takot sa mga ganun eh. May mga bagay kasi na hindi ko kayang kontrolin. Teka, sandali lang ha. Kumusta ka? Si Kelsey? Humihingi talaga ako ng pasensya sa'yo. Kung may hihingin kang kabayaran, kahit magkano pa ibibigay ko. Hindi na. Kalimutan mo na yun. Kaya lang, ano ba ang nangyari sa'yo? At sumakay ka sa kotse ng ibang tao? Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, yung car model, pati yung kulay, kapareho nung sinakyan ko kanina. Kaya mali ako. Pasensya na, sorry na talaga. Siguro nagulat ka talaga. Kasi nakaharap mo sa personal ang nakikita mo lang sa TV. Nakikita lang sa TV? Hindi mo ako kilala? Oh. Hindi? Ayun! Dali, tignan mo! Ayan, naalala mo na? Hmm? Singer ka ba? Ah! Singer ka nga! Singer? Oh, ayan na siya! Naku, masyado ako nag-alala sa'yo. May nangyari ba? Ayan, tignan mo! Oh, pareho nga. Marami na akong nagawang pagkakamali. Gusto ko talaga sanang makabawi sa'yo eh. Pwede kitang bigyan ng 50 autographs kung gusto mo. Anong gagawin ko sa autograph nang hindi ko kilala? Okay, baka nga sikat kang tao. Sige, umalis ka na. Baka may makakilala pa sa'yo. Pwede na talaga ako umalis? Hmm. Mali talaga yung nagawa ko. Salamat sa pag-unawa, ha. Gusto ko siyang makilala dahil mukha siyang mabait. Tapos ito nangyari. Ay, ano kayong ginagawa nun at hindi niya ako kilala? Ay, sino ba itong makulit na nagpupumilit magpatingin ng ganito kaaga? Diba sinabi ko na sa inyo na ayoko na kayong makita ulit? Sana nagpatuloy na lang kayo sa buhay niyo, na parang wala talaga ako. Bigla naman yata. Posible ba yung ganon? Sa pagitan ng mag-amang? Noon mo pa ginagawa yung ganon. Nakakaya naman sa akin kung ako pa magpapaalala sa inyo. Hindi ko ikinatutuwa. Ang baliwalain ka na matagal na panahon. Kaya lang sa posisyon ko, kung saan napilitan akong itago ang katotohanan, malapit mo nang maintindihan. Kung yan lang ang sasabihin mo, umalis na kayo. Yung bunsong anak ng Kanghan Group. Kinailangan kong yumuko kay Chairman Gang para pumayag siyang pakasal sa'yo ang anak niya. Hindi mo kailangan gawin yan. Habang tumatagal gumaganda siya, may sapat siyang kakayahan para takpan ang mga pinagdaanan mo. Wala sa isip kong pag-aasawa. Wala man sa isip mo, pero gawin mo kung kailangan. Strategy and... Peace.